Good morning mga ka-province. Gusto ko lang sanang manawagan kay President-elect Bongbong Marcos kasi ngayon po ay kung papansinin nyo ngayong buwan na to ay graduation na ng mga high school, elementary, college. So, about po sa scholarships. Yan. Kasi ako po isa rin ang hanggan ng scholarship. Kung papansinin nyo po, ang kalimitan na kinakuha talaga ng mga scholarship yung mga may mga mataas na grado katulad ng valedictorian, tapos yung mga cum laude, yung mga ganyan po. So, kung ating papansinin po, sana po ang panawagan ko po ay sana po ang oportunidad po na scholarship ay ipamigay sa lahat ng Pilipino. Kasi based on aking experience po mga kababayan, hindi natin pwedeng basihan yung grade ng ating mga sadyante, lalong higit galing sa high school. Yan po. Kasi po, katulad ko, ako medyo matagal ng graduate ng high school at naghanga din po ng scholarship. Kaya lang yung nagkaroon ng medyo problema. Kasi po, kalimitan po ko sa binibigyan natin ng mga scholarship yung parang 90 pataas, 85 pataas na grade niya, yung total average niya. So, paano naman po yung mga estudyanteng medyo mababa yung grade pero nagsusumikap din naman sila? Kasi hindi po natin makikita yung grade nila o yung kanilang grade sa high school lang kasi mayroon may mga problema sa kanilang pamilya, minsan kulang sa budget, kaya minsan yung grade nila napapabayaan nila kaya naman ay talaga medyo mahina sila sa ganong subject, kaya meron silang back-back subject na mga ganun. Pero papansin po natin sila po yung sumikap. Hindi natin kasi masabi yung kanilang talino o yung kanilang talento sa grade. Minsan po ay kasi mayroong mga taong based on experience na rin po mga klase ko, meron po sila matatalino talaga kami mga klase, matataas ang grade, pero ang tinitin ako, nasaan sila? Nasaan po sila? Nag-scholar sila pero wala mga trabaho, pero po yung mga mababa ang grade, sila po yung halos may nagsumikap. Tapos na sila po yung mga gandang buhay ngayon. So ang nangyari pong ganito ngayon po, hindi sabihin na natin sila ay mahina sa high school, pero sila po ay mayroong physically talented. Yan po, yung kanilang talent ang kanilang i-develop nila hanggang sila ay makapag-asawang kapamilya. Yun po yung nagpapaunlad sa kanila. So sana po ang panawagan ko, imbis na puro ang bibigyan natin ng mga scholarship ay mga matataas ang grade, sana po i-open natin sa lahat. O hanggat maaari po ay panawagan kay President Marcos, sana po lahat po ng mga kabataan o estudyante ay bigyan po pagkakataon ng kapag-college. Yan, para po lahat naman may gusto makapagtapos. Yan, gusto lahat makapagkaroon ng magandang buhay. Sana po i-open natin yung mga university natin sa lahat ng estudyante. Huwag natin pong kuhanin yung based on kanilang grade grado. Ang ano lang po natin kung talagang gusto nila mag-aral. Kasi po marami pong estudyante na gusto mag-aral pero wala sapat na budget o pera, lalong higit sa Pilipinas po mahihirap po ang mga kabataan, ang mga magulang natin. Ito po ay isa sa pinakamahirap ang bansa ang Pilipinas kaya walang budget sila. Kaya sana po bigyan natin pagkakataon yung ating mga mahihirap na mga kababayan ang makapag-aral, bagamat may mababa yung grade nila, doon nila mapapatunayan sa college nila kung paano sila magsumikap. Kaya po sana po ay bigyan natin pagkakataon yung mga kabataan natin na makapag-aral ng college, makapagtutok ng college, dahil katulad ko, ako po hindi nakapag-college, pero sana gusto ko rin, kaya lang yun nga po, kulang din sa budget at hindi lang nakakapasa sa scholarship. Yan, kaya sana po ay mabigyan din ng scholarship yung mga kabataan na gustong makapagtapos ng kanilang kolehiyo. Para naman po sabi dun ay mabababa yung ating uneducated, parang yung mas mababa ang ating education rate din sa Pilipinas dahil po lahat ay gusto makapagtapos ng kolehiyo. At sana po ay mabigyan po ng pagkakataon, pangalawang pagkakataon dahil high school po dun kumuha ng scholarship, pangalawang pagkakataon yung ating mga estudyante na gustong gusto rin makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yun po ay para din naman sa kanila kinabukasan, para po mabawasan yung kahirapan ng poverty dito sa Pilipinas. Yun po ay napansin ko lang na at ngayon ay malapit na ang graduation o nag-graduation na, kanya-kanya nang hanap ng scholarship yung mga magulang na walang budget, tapos yung iba naman ay
na talagang walang pera talaga na ano, pero pwede naman yung mga mayayaman, wala yung problema niya. Ang inaano ko lang po yung ating mga mahihirap na kababayan. Yan. Kaya panawagan ko po sana po ay i-open ang school natin, university, doon sa mga mahihirap na ating mga estudyante, bagamat huwag na natin i-focus yung grades nila. Yan. Sana po ay bigyan sila ng pag-aaral na ayon sa kanilang talento para ma-develop yung kanilang talento para maging katulong din natin sa pag-undad ng bansang Pilipinas. Yun lang po ang panawagan ko ay President Bongbong Marcos. Sana po ay mapapansin niyo po yung aking maiksing video. Dahil napansin ko lang po yun po dahil experience ko rin po, mas marami po ang umuundad na mga yung hindi nakagraduate, kasabi nating undergraduate, dahil sila po ay nagsusumikap, hindi katulad ng mga nakapagmatatalino yun, kasi naghahanap sila ng based on kanina natapos, ganun, kaya yung mga trabahong bibigay sana sa kanila ay natanggapin dahil maliit sahod, dahil sila ganun graduate sila, matalino sila, kaya ang tumatanggap po doon ay yung mga mabababa ang grado yun. Kaya po tutuusin, mas marami nga yung mga medyo mahihina sa high school grad na high school na grades, pero sila po yung ngayon nag-umuunda dahil sa kanila pagsusumikap. So sana po ay mabigyan pansin ang lahat ng estudyante na gusto makapagtapos ng kanila pag-aaral hanggang kolehiyo. Salamat po, Buhay Provinciano, Talongs TV. Palagi lang. Salamat po.